For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined to his wife, and they shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you, in particular, so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence his son. Wait, maraming salamat sa inyong salamat. Magandalin, maraming series pa rin about music. We pray na rin po yung lugod sa amin. Makita namin medyo komplikado yung subject. But again, hindi po Lord, maintinig lang kami sa Espiritu Panginoon. Paano nyo kami kausapin sa series na ito, Panginoon. Kung ano yung dapat music, meron kami at wala kami. May iwasan namin, ano yung mga mali namin, ano yung pakantahin namin. Panginoon, we pray sa dahil yung gawa ng away, Panginoon. Makinig ang bawat isa, importantik sa atin ito, Panginoon. Jesus, can you pray? Amen. Amen. Sino yung mga ingay? Yung palabasin nyo kayo na naman? Kasi po si nanay. Di ba sinasabi ko, pag nag-pray specially? Di ba? Oh, alam nyo lang pala, ba't kayo nag-gugulo? Nag-pray. Lahat ng ginagawa natin dito, importante, di ba? Lalo na pag nananalangin. Yung iba naman, pwede yung sitahin. Pag ganun. Huwag din kayong mahingay. Ganun, hindi mo naman magsita. Huwag kang mahingay! Hindi ikaw rin yung mahingay. Okay? Ano? Ano? Ano sabihin nyo? Ano sabihin nyo? Tatawa-tawa ka pa. Ang dami yung anak dito, ano? Mga anak ko rin, pag ganun, hindi pwede. Amen? Ganun din kayo, yung mga iba sa inyo, tulungan nyo naman ako. Amen? Kasi tulad niya, ganun din naman kayo. Buto mga tamubay, ano ginagawa nyo din dito? Ha? Palo. Napalo. Napalo ba kayo? Parang hindi eh. Alam ko, masaya ka kasi ng mga ito. Minsan na nakikita ito eh. Pero, may size kayo ha? Okay. Isa pa lang eh. Hey, good morning sa lahat. Good morning eh. Hindi, nabigay aking ito. Saka lalagyan pala namin yung mga pandi mag-aingay, mga buwan. Kasi nag-pray din, gano'n. Tulak na tulak eh. Last day may kaya mong gawin yun. Nag-give na medyas. Kaso, yan, isip ko lang, kaya ko din. Pandi maingay yung buwan, alam mo? Rubber. Rubber, ano? Kaso pag ginipatong-patong, anyway, nasa kanya akin. So again, ito ay, ang title po nito is Making Melodies in Your Heart. Pero actually, narinig sa Facebook is CCM Exposed. Ano yung CCM? Christian Contemporary Music or Contemporary Christian Music. Kasi lang contemporary, makabago. O hindi lahat ng makabago masama, hindi lahat ng makabago mabuti, hindi lahat ng old or yan, tanda or matagal na, luma is pangit, hindi lagi maganda. Tandaan niya, pero madalas kasi sa church, yung mga luma, madalas ha, kasi ang mensahe natin, isa lang, ang methodology na isa lang naman, wala tayong kailangan i-upgrade kasi perfect na yan, ginawa ng Diyos. So, especially sa music, pag-ilan natin, pang-apat na natin to. Again, nagtanong lang si Nadine, sabi niya, bakit di ganito yung music natin? Kaya natin ito ng trigger. So, hindi ko nga gustong i-ano to eh. Yung topic, tiniisip ko, kaya ka kayo nasanin sa him. Pero, talagang na-encounter niyo yan. Diba? Eh, matagal ko nang sermon ko sa Mother Church. Hindi ko nga alam kung na-topic ko to. Mabilis ko lang atang ito. Kasi, binibigyan lang kami pastor minsan ng isang
Wednesday, ganyan. So kaya dito ngayon, kaya natin himayin to, amen? Kaya nang adapt na natin ha, so again, CCM is contemporary. Gusto kong maratatapos natin, music in itself is a language, ibig sabihin, music pa lang, may sinasabi na sa mga naikinig. Therefore, ganun din sa mga kumakanta niya. So, naalala ko late recent na yung mga naikinig kayo sa commercial, for example, di ba? Bakit may mga commercial tsaka mga brand na nag-stick sa utak natin? Isa dahil sa mga, tawag dyan? Melody jingle. Even, doon napansin nyo sa, minsan sa halalan, ganun din yan. Magbabayad pa yan ang gagawa ng kanta nila, hindi nang maganda. Pero pag maganda yung kanta nila, catchy, anong nangyari? Nare-retain sa utak yan. So, basahin naman natin sa Deuteronomy. Mayroon din kasi akong preaching about music sa Deuteronomy. 31 muna. Sabi dito, ayan, mamatay na si Moses. Pero sabi ng Diyos sa kanya, ayan. Ayan, sabi dito ng Diyos kay Moses, gather to me, O elders of the tribes and officers, that I may speak these words to their ears, and call heaven and earth to record against them. No, so, may sasabihin ako sa kanila, dapat matandaan nila. Okay, kasi nga, alam niyo daw, sabi dito, sino ba yung sinabi as song? Dulundulo. Ito mo na. Okay, very good. No? So, kaya sabi niya, ang Diyos, alam nito itong mga to, kaya alam itong magaling kasi talagang binubuhos yung lahat ng miracle niya. Kasi yung leader nila, this time talagang ano, worthy siya, si Moses, the meekest, sabi dito, the meekest person eh, sa panahon niya. So I believe kaya talagang pinagkatiwalaan siya ng Diyos sa mga miracle. Sino papalit sa kanya ngayon? Si Joshua, medyo ano niya, ano siya, military ano siya, person. So maka-Diyos niya ka, so parang later, anong bang ginawa ni Joshua na ano, na miracle? Si Jordan River, ginahin niya yun eh, nahati din. Pero wala na, ano pa? Nag-comfort, yun na yun. So maganda rin miracle yun, pero parang sila yung gumagawa nun eh. Kapag nahati yung Red Sea, dumami yung locust, dumami yung palaka, dumami yung, ano pa ginawa niya? Maging dugo yung river. So talagang pagkilos ng Diyos yun. So pinagkatiwala kay Moses yun. Pero, kaya takot sila kay Moses yun. Pero pag nawala na si Moses, anong gagawin itong mga to eh? Nandyan pa nga si Moses, nagluloko na. Kaya sabi ng Panginoon, gusto niyang i-record. Na nakita niyo yung ano, term doon, record against them. So para maalala nila yung kanta, sabi dito, and Moses take the ears of all the congregation of Israel, the words of this song until they were ended. So sa Deuteronomy 32, basta yan ay mahabang kanta, isang chapter. Okay? So importante yung kanta sa mga sa buhay ng tao. Dahil ito ay ginagamit ng Diyos at ng tao para ma-retain yung mga bagay sa ating utak. Diba? Kaya ibang Bible verse niya, may kanta yan eh. Di ba? Naalala niyo yung kinabisado natin last time sa 1 John. Tumutak na rin eh. Ayan, sa 2 Timothy 1:12 naman yan. Pero yung 1 John 4, 7-8. Tumutak natin ah. Beloved, sabi doon. Love one another. For love is of God. He that loveth knoweth God. Eh, born of God and knoweth God. Diba? So may kanta yan eh. Kaya madaling kabisaduhin. So ngayon, yung kanta ginagamit sa mabuti, ginagamit din ang kalaban ngayon sa masama. Kasi kung nagagamit natin yung para ma-retain yung mga magandang ideas, yung aral ng Diyos, salita ng Diyos, sa utak natin, katulad ni Rain, ay papano man,
Madidinigan paborito mong kanta. Don't that one, don't that one. Ang ginamata natin, don't that one. Pag narinig mo yung, ano, si Jesus lang pala, wala nang iba. Wala, may hinahanap kang kasiya sa buhay mo. Tapos pag, diba, nagka-crush ka dyan, diba? Kaya nagka-asawa ka na, nagka-anak, nagka-pera ka, hindi ka pa rin masaya, bakit kaya? Kasi wala nang makapagpasaya sa'yo, hindi ang Panginoon, diba? Wala, wala kahit isa, leaning on the everlasting arms. Hindi pang bata lang yun. Para sa nga, ano yung basa yun sa mga taong may problema eh. Kanino ako sasandal? Eh di, leaning on the everlasting arms. Ano yung arms? Yan ang picture ng kalakasan, di ba? So, sino ba yung ganong kalakas na pwede natin sandalan sa panahon ng problema, sa panahon ng pagsubok? Ang Diyos lang, di ba? Kaya pag inaawin nyo, leaning on the everlasting arms. Pag may problema ka ngayon, maaalala mo yung kanta, maaalala mo yung mensahe ng kanta. So ginagamit natin yan sa positive. Pero itong mga lumulungo mga to, mga anak ng demonyo, gagamitin din nila yan sa masama. Okay? So kaya yung mga naalala ko dati, mga kanta namin, yan si Daddy, pag sinabi yung sa panahon nila, kahit bang sinapto daw mo yun, nasa yung piano daw yun kasi nga, and I did it my way. Hindi natin alam yun eh, yung mga panahon ni Pastor, yun ang yung mga ano ng kanta nila eh. Narinig mo lagi yun ha. Kailangan pala yung kapangaan ang kususundin ko, di ba? Kaya nung bago pala, meron din naman yan. Bon Jovi, ano yun? Meron din yan eh. Umutang mo. Basta ganun din yung mensahe. My way. So pag narinig mo yung mga kabataan, dapat pala may paraan ng Diyos, may paraan ng magulang mo, pero gagawin ko ba? Paraan ko ha? Walang makikialam. Kasi nakikinig mo eh. My way, my way. So, ngayon, yung pansanlibutan, tsaka music sa sanlibutan, tsaka music ng church, eh, mahirap i-bridge yan, di ba? Magkaiba yan eh. Banal to, ito makamundo. Ngayon, nakaisip na naman na Satanas na pagsamahin. Pwede mo ba pagsamahin yan? Pwede, pero hindi tama, di ba? Makasanlibutan talaga dito, maka-Diyos eh. So, ginawa ng mga lokolokong churches din, hindi naman church, pero ginagaya lang yung church. Pinagsama nila yung music and therefore magkakasama na rin yan. Ibang translation, hinalo na rin nila sa tamang Bible. Yung kasuotan nila, hinalo na rin. Kung ano suot ng Hollywood, din din suot nila. Diba? So kasi yung music, gano'n na rin. Pinaghalo yung akin doon, tsaka yung pinaghalo yung makasalibutan kaya sa kanya sa Diyos. Kasi sabi yung ito, music in itself is a language, may sinasabi sa yung language. Huwag kang papaloko pag sinabi nilang ano. So, natapos na tayo dito. Yung CCF, pag binasa mo yung buhay nila, tsaka yung mga... Ngayon, ang dami naglalabasa ngayon kasi narinig siya sa akin. Naging bakla na to. Ito kasi sa 80s. Dating umaawit yan ang mga Christian contemporary music. Ang tanong, nagkataon lang ba yun? Hindi nagkataon yun. Ganun din yung mga may mga Baptist, umalis sa Baptist, naging Katoliko, bihira yun, meron yun. Ano yung mangyayari sa'yo pag nabasa mo yung ganun balita? Ay, bakit pala dyan sa Baptist, di ba? Ganun may isip mo eh. So, pag yun, hina-highlight nila yan eh. So ganun din sa music, pag nakita mo, idol na idol mo yung music nila, tapos naging bakla pala, naging tomboy, naging ano na, sabi ko, wala nang alis, di ba? Mga to, buti na lang dun sila. Huwag niyong gagayahin, ha? Nai-miss ko sana kayo, kaso ganyan naman kayo. Para sa inyo to, eh. Lalo iba sa inyo, nagtitiktok, di ba? Minsan, nakikita ko. Pag lagi nga nang pinapakinggan nyo, nalagaya na kayo, di ba? Ang hirap alisin niya, nagiging mannerism yun na yan. Ano yung mannerism?
Ako nung bata ako, may mannerism ako kasi dati nga nag-table tennis ako hanggang ngayon, di ba? Wala naman, guwagi niya si pastor. At lalo nung high school kami, ang ano namin, nagtataekwondo kasi kami, kaya minsan, makikita ko, guwagi niya ganyan pa ako nun. Wala naman, nag-lesson, biglang guwagi nun. Kasi mannerism tawag dun. So, pangit, di ba? Ito, may sakit ba to? Epilepsy ba to? So, pero kasi lagi mo nasa utak na nare-retain, di ba? So yan, hindi ko sinasabing nag-tikto kayo, huwag na kayong batin. Okay? Nasabi ko, alisin niyo yan. Amen? Ganun din, pag kahapon na nag-soul meaning kami, may papatugtog iba. Hindi ko na alam kung sino yun. So again, kasi nga, hindi nyo pa alam, di ba? Ngayon nyo parang nalalaman na may standard parang church na hindi nyo alam pa. So again, hindi kayo ginagagalitan, pero medyo lang. Okay? Kaya nga tinuturo natin. Amen? Ganon din yung mga ano, dati puro kayo pantalon, di ba ngayon nagpanta na kayo kasi natuluan na kayo. Ganon din sa music, magkaiba yan, pag alam nyo na yun, dapat alam nyo na yun, hindi nyo na gagayahin. Okay, hindi kayo magbabawalan dito pero tutuwa kayo na tama. Pag alam nyo na yung tama, may humili kayo. Nalala ko si Dad, ganon din, hindi nga kami nagkaroon ng closure niya sa Bible study pero dito na lang ay na-develop yan. Again, hindi yan basta-basta. Sinabi ko sa inyo dati, kung ako'y dati mahilig sa rock and roll, tapos ang church, tapos biglang ganyan, holy music, hindi ako bet nakalis doon. Hindi yan madali. Okay? Ito kaya natin iniisa-isa dito para malaman natin hindi sa Diyos yan, bakit natin yan gagayahin? Ba't natin i-adopt yan? Okay, so natapos na tayo dito sa mga kalokohan, di ba? Yung charismatic movement. Iba, di nakita yun. Di ko na panood ulit sa inyo yung kalokohan nila, di ba? Mga sila mga loko-loko. Kasi ganun talaga yun. Ecumenical, ibig sabihin, gusto nila makipagsama sa lahat ng religion. Nabanggit last week, kasi nga gusto nila tumugtog, makinig lahat sa music nila. Baka benta sila. So, hindi sila gagawa ng music na ayaw ng sanlibutan. Ang gagawa nila yung nakakaakit sa mas marami. Makabenta sila. Kaya huwag kang magtataka, umayaman sila. And then, ito yung mga, ano lang, yung mga heretic naman. Ba't nila gusto yan? Alam ko yan kasi binabasa ko yun. Kahit sa Facebook ngayon, sabi nyo, si ano, madalas yung mga nagpo-post sa inyo, di ba? Minsan, pinupo na ko. Kasi pag pinupost mo yan, si Billy Graham, kahit Baptist din yan, para next time, alam mo, may compromise yan, hindi mo na i-share. Di ba? Mas minsan nga, iba sa inyo, i-share si Jesus, long hair. Diba? Lagi kong pinupuna yan. Kasi mali yun. Ganon din dito, yung mga CCM na yan, mga artist na yan, pinupost yan, ganon. Itong mga heretic na to. So, hindi dapat ganon. Again, iniisa-isa lang natin yung mga masabi natin yung negative sa kanila. So, ganon din. Pinasigat din nila yung libro na heretic, ang Diyos daw, ubahe, mga ganyan. At marami sa kanilang bading. Okay? Sino mga kailangan baling dito? So, nabanggit ko na yung kanina. Binasa natin itong mga verse na ito na huwag tayong maging makamundo. Hindi pwede magsama ang ilaw sa kadiliman. Okay? Actually, yung mga spirit of truth, yan yung natapos natin last week. So, dito na tayo ngayon. Ngayon, pag-usapan na natin mga Baptist na lang kasi alam na natin, mga charismatic, ano yan, yung mga false teacher yan, heretic, okay? Catholic. Dito tayo sa mga Baptist na lang. Kasi ito, kahit ng evangelical, talaga amin nila, galing kami sa Baptist eh. Ba't kayo malis? Yung tanong. Kaya daw yan mga yan, pumapasok yan sa Baptist, number 2 nating point, bakit yan delikado? Kasi tapos na tayo dito, di ba? Kasi nakaka-addict yung rock and roll. Pag pinasok mo yan, yung mga kabata, ma-addict na dyan, di na makaalis. Paano yun? Yung iba, maging mga matalino yung iba, hindi itatouch yan. Pero pag hindi tinatouch yung pastor yung topic, yung iba pa dyan, puro rockista na pala, kasi na-addict na sa rock and roll, tapos, babaguhin na rin yung maayos na ang kantahan natin. Okay? Inabanggit natin syncopation yan o yung technique sa music, na nakaka-attract, nakaka-addict yan. Gusto ko gano'n, nakinig ko gano'n. Gusto lagi gano'n. Hindi mo alam, nang galing yung salibutan, hindi maganda ang effect.
Okay, tapos tayo dyan. Dito natapos na rin tayo dito, sabi sa Bible, sa Proverbs, can a man take fire in his bosom? Okay? So bang i-demonstrate ko sa inyo? Huwag na. Pero mahirap maglaro ng apoy. Okay, both literally, figuratively, and spiritually. Pag naglaro ka ng apoy, yun ang kinakatakot sa mga anak ko, kaya inaalis ko yung mga lighter, diba? Mga matches. Eh, huwag kayo, especially kayo sa BBS, ha? Delikado doon. Tabi-tabi kayo ng bahay, nasunog bahay mo, pati yung walang kinalaman, sunog. Ha? Init pa naman ngayon. So, literally, takot tayo sa apoy kasi pag ang apoy nakasunog ng isa, kaya kung tingin na yan, ito lang nasunog, eh, nagsusunog na yan. Nagsusunog siya, di ba? Isa walang inalaman, masusunog din kasi nakakasunog yan. Nakakahawa. Tapos mausunog niya, mausunog hanggang buong bahay, hanggang buong compound na. Yung nangyari ito sa Mali. Alam niyo ba yun? So, ganyan din spiritually. Okay, kaya ako, nag-aalala ako sa inyo. Minsan, ha, nakikita ko yung mga post nyo. Kaya minsan, nalulungkot ako. Pag ako nag-post, walang like. Pag sino yan ang like, pwede ka lang. Hindi ko malala, hindi ko na inaalam minsan eh. Pero alam mo, minsan, nag-comment kayo eh. May kalawa ako nag-post yung isa, ang daming like, ang daming comments. Diba? Pag spiritual, wala. Nakakahawa, diba? Kasi nakakatawa. Kakahawa-hawa na, di ba? Kaya iba sabi, nagba-viral. Alam nyo ba yun? Ang virus na pumakalat, nagba-viral din yung mga posts, di ba? So, ganun din yung music, lalo. Pansinin nyo, again, pansinin nyo. Lahat ng, kahit nga yung mga program na yan, yung mga politiko, pag nakandidato sila, gagawa ng music. Kasi nakakahawa yan. Nagagamit nila sa kanilang purposes. Ganun din sa Bible, sa music, sa church. Pag nakakahawa yan. Okay? So, ganun din pagdadamit. Paulit-ulit tayo dito kasi nga, ito ay magkakahalo talaga yan. Nagkaka-intuensyaan kayo. Ganun, marami, madaldal. Madaldal yung katabi mo. Mahahawa ka rin, di ba? Tama ba, mali? Tama. Di ba? Lalo pag nasa unahan ka, anong ginagawa ng isang nahihirapan na ka, inaantok na kayo nasa likod, tapos nakikita yung nasa unahan. Ah, ganun na, oh. Ako din, gagayahin, di ba? Ito mga batang to, okay lang yan. Gatsaga natin yan. So, natapos tayo, addictive. It is a bridge. Alam niyo yung bridge? Tulay, di ba? So, ba't may mga bridge? Kasi pag gusto mong pumunta dito, galing ka dito, ano kailangan mo? Eh, merong dagat. Or na, sorry, river lang. Nagawa sila ng bridge, di ba? Para madaling makatulay. Okay? So, imagine nyo itong isa dito is, ito yung, lang tayo yung props ngayon eh. Ito yung, ito na lang yung sa Diyos, ha? Sa Bible. Okay, kunwari, ito yung sa libutan. Okay, wala akong tulay. Okay. So, pag may himalay, pag may, may ilog dyan, di basta-basta, di ba? So, nag-iisip kanina, sinabi ko sa inyo kanina, yung rocket road, saka yung sa libutan, ito na yung sa libutan, ito yung sa Diyos. Naggumawa sila ngayon ng bridge. Yan ay music. So, kaya pwede na itong mga Diyos na mga bata, katulad nyo, nasanay na kayo sa hymn, nasanay na kayo sa King James, ito yung sanlibutan. Ah, paano kaya itong mga batang ito, madadala din namin. Gumawa sila sa gitna ng bridge. Ito yung may konting maka-Diyos, may konting maka-mundo. Right? So kaya pwede na yung mga kanari, si Juliana, spiritually ha, muna sa Bible, ha? Medyo dito muna, tatawin muna ako dito. Hindi naman ako pupunta dito lang ako sa gitna. Kasi pag nasa gitna ka na, madali na tumalon sa kabila. Diba? Kahit yung gagawin natin, ginagawa natin, sinusunog natin itong bridge na ito. Amen? Yan ang ginagawa natin ngayong umaga at saka sa series natin. So, iniisa-isa natin yan. So, because it is a bridge to a one-world church, dito yan.
Sanlibutan, mga Catholic, Universalist, saka magkakasama po yan, again, tayo lang yung hiwalay. Gusto ng Diyos yung gano'n, separate tayo. Ibig sabihin, pastor, wala tayong kaibigan. Kaibiganin mo sila, yung sila yung dalhin mo sa tama. Yun, yun. Tignan nyo, hindi kayo yung dadadali nila sa libutan, di ba? Hindi yan? So now, so those who think that they can adapt, so kala mo kaya mong i-adapt to, tapos ito lahat, pupunta lang dito, nagkakamali ka. Bridge nga yan eh. Kaya nga may gumawa niyan. Dito ka niyang papat. Ang tanong, sino gumawa rin ng CCM? Mga Kristiyano ba? Mga makasalibutan? Ay, mga Kristiyan yun eh. Mga CCM, BCM, Kristiyan yun. Kala mo lang. Dito nang galing yung ginagaya lang yung church lagi. Kasi nga, maganda to. Ito ay sa Diyos. Talagang nakakamangha, di ba? Lahat ng nabanggit sa inyo dati, kanina lang, ngayon sa Sunday school. Laging original yung ano, ang Diyos lagi. So, ginagaya lang yan dito, pero gusto nila, madala ka dito. Kaya huwag na huwag yung isipin na dito muna ako. Hanggat mare, sunugin natin to. Okay, napaka ano yan, napaka powerful yan. Exciting yan. Lalo sa mga kabataan. Ang daling yung daling dito. Okay? Sabi sa Philippians 1:10, basahin natin. Kung saan yun yung Bible nyo? Sino ka lang Bible? Wala ka pang Bible? Pero meron ka na, di ba? Meron na. Dadalhin nyo, ha? 1:8. New Testament yan. Meron kayo yan. 1:8. Ready? Go. For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ. Philippians 1:10 yan? 1:10 po, sorry. 10, verse 10. Go. That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Tagalog, ano? Sabi daw lahat na, sorry ko na nga dito, anong pretext mo? Chapter 1 yan, so sinasabi ko, tinutuluan sila ni Paul na, yan, di ba? Alam natin yung 6 eh. So, yan. Sa 9, and pray this, and this, I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. So, napansin niyo ba yung mga ibang puro love, gusto nila tanggapin mo lahat. Mali yun. Nalala yung tutan sa mga bakla, di ba? Mahal natin bakla. Hindi ako mahalin yun. Kaya sabi dito, pag nagmahal ka, dapat merong tamang knowledge. Kung dapat mo siya malin, malin mo siya. Pero kung hindi, hindi. And in all judgment, husgahan mo sila. Amen? Kung tama, tama, mali, mali. Kaya sabi sa 10, that he may approve the things that are excellent. Pag ikaw daw, sinusubukan mo lahat ng ito ba, sasamahan mo, ito hindi. Pumunta ba ako dito? Hindi. Nakausapin ko ba ito? Hindi. Papansinin ko ba ito? Hindi. Lahat siya, hinusgahan mo. Diba natin yung mga bata yung husga? Ito kaya o ito? Diba nag-decide ka? Ngayon pag ikaw, tama lagi yung pag-decide mo, yung ginagawa mo habang naikinig. Diba? Ashley? Kung tama lahat ng decision mo, papunta ka lang papunta sa mas, tama pa. Approve all things that are excellent, nalalaman mo lalo yung mas maganda. Okay? Anong ano nun? That he may be sincere. Ibig sabihin, pag ikaw pala, tatatala kasi ba, tayo hindi pa malinis eh. Nagkukunwari, Ryan, naikinig, pero hindi. Diba? Ryan, pupunta sa church, pero wala yung puso doon. Pag ikaw daw pala ganun, hindi ka sincero, di ba? Ikaw mismo, alam mo yun eh. Eh, lalo nakakita sa'yo. Pero sabi dito, pag nag-decide ka ng tama, tama, according to knowledge, tamang judgment, malalaman mo yung mga tamang, yung mga bagay na mas excellent pa. Pag sinabi excellent, talagang puro, napakaganda. Pag mamali-mali ka dito, dito pa lang, hindi ka makapunta dito. And then, tingin kayo sa akin para makita. Hindi nakatingin eh. Kasama ko yan sa illustration.
So pag dito pa lang ito, sasabi siya, mali. Hindi atin. Hindi titingin, hindi makikinig. Dito pa lang yun. Hindi ka makakarating dito. Kasi ganun ang ano natin eh. Ang progression natin dapat. Hindi, ngayon yung mga tayo ito, mga bata, kahit anong mangyari, kumain ka lang, lalaki ka, di ba? Spiritual, hindi ganun. May ibang Kristiyano, 10 years ng Kristiyano, ganyan pa rin. Bata pa rin, malnourished. Parang isang bata, pag kinausap mo, hindi lumalago. Ilang mga kabisado mo ng verse ngayon? Ilang tao Kristiyano ka na ba? Wala pa rin. John 3.16 pa rin. Maganda yung John 3.16 kaso. Eh, di ba may Philippians 1.6 ka rin, di ba? 1 John 4.7 to 8. Di ba pwede? Mas maganda lumalago, di ba? Pero gusto ko makita dito, that he may be sincere and without offense. Isipin, ang isang lumalago sa Kristiyano, hindi maka mapagkunwari, sincero siya. Intindihan nyo ba? Iba sa akin, andito lang kasi yung ibang bagay nga. Magpapakit lang. Diba? Yung iba, kakain lang. Yung iba, gusto lang makita. Yung iba, wala lang magawa sa bahay. Pangit naman nun. Nasa church ka, ganun. Wala yung punta dito. Kasi nga, ganito daw yung tinuturo ng CCM. Kasi hinahalo nila yung mga Diyos. Tapos, mga Diyos, Bible, Jesus. Tapos, praise the Lord. Tapos, puro kalokohan. Tapos, mga heretic pa. Mahalin ng lahat. Lahat mahalin natin, pati bakla. Kahaluin mo yan. Hindi maganda yun. At ang mangyayari, hindi ka magmamature. Okay? Kaya maling-mali yan, CCM na yan. At ang ano dito talaga, ano eh, minsan di nyo maintindihan eh. Kaya ang hirap niyang kalaban. Kaya ngayon, nahirapan din ako sa inyo. Ang lalim ng pinag-aaralan natin, tapos may kalaban pa dito. Kaya makinig ko lang ha. Tayo natin itong tapos mamaya ang hapon. Tingnan ko lang yung makibasa yung letter A. Ready, go. If a church starts using CCM, it will eventually lose all other standards. Okay na. So yun lang yung sinabi sa kanilang dating panahon, no? Si Bob Joseph, sikat yan sa mga Baptist ngayon, napaka ano na rin yan, compromise na yan. Merong Bob Joseph dito sa Pilipinas daw eh. Kung may nakausap ako, ano yung tulo doon? Hindi na maganda. Okay? Sabi dyan, sa Tagalog, pag ang church daw, katulad natin, nag-adopt na tayo ng CCM, rock and roll, eventually, lahat na ng standard, mawawala na. Naintindihan nyo ba yun? For example, si Jackie, ngayon, umatin sa church, maisap suot, di ba? Mapagpalog niya eh, pero, asan na yung mga ano nyo? Ganda yun eh. Pero nag-uumpisa yan sa, inalis mo yung maayos sa damit, hindi ka na mag-church, muna, late muna yan, hindi yan, wala agad sa church, ha? Yung mga tunay na Kristiyano naman, eh. Saka dating matapat. Una, palate-late lang, mamaya. Eh, late pa rin ako, mga ginawatid ng umaga. Hapon na lang. Ay, twice a week na lang. Pag nagtuloy-tuloy, mahilig ka pa rin sa lakin doon. Once a week na lang. Banda mali, hindi na puntahan rin natin yung church, eh. Iba na rin yung Bible mo, iba na rin yung suit mo. Ganun yun, lahat na standard, wala na. Ngayon ba kayo nilalang taong walang standard? Nung 80s lang yun, mga loko-loko. Pero pag pumasok yan, una sa, kasi nangyari na po ito, again, sabi ko nga sa inyo, may record to, may mga listahan siya ng mga churches na nangyari. Pumasok yung CCM, nagbago yung Bible, nagbago yung mga suot. Then, bandang huli, wala na. May church lang kasi sila, kasi, ewan ko, puro pagpakunwari na. So, hindi maganda yan. Okay, pakibasa yung C. Let's go. Scooping Technique, created as part of the commercial dance music scene, and it works with a jerky syncopated. Okay, tapos na pala tayo dyan, sorry. So, ito yung mga, yung anong ulitin eh. Yung mga ganyan, usong-usong yung sasalimutan, di ba? Kasi nakaka-catch sila, nakaka-catch.
syncopated. So, natapos na rin pala ito. Physicality na actually, paulit-ulit pala kasi ito eh. Okay? Pag sinabi physical, physical, ito, laman. Gusto mo ba yung laman? Okay lang yan minsan, di ba? Pero, especially sa church, hindi yan mauuna. Amen? Yung laman natin, pinapailalim natin. Amen? Ang spirito ng Diyos, ano nag-command sa atin, sinusunod natin. So, ito, pag inaanto kayo, anong gagawin nyo? Ano, kailangan mag-aral ako. Bible, eh, inaanto ka ako, ano unahin ko? Yung spirito, yung laman. Kung matalino ka, kung alam yung dapat sa buhay mo, unahin mo yung spirito, di ba? Pagod na ako eh. Dapat pinahinga mo yung yung patawan mo noong Sabado. Di ba? Eh ngayon nga, sabi nga sa inyo, minsan kami wala nang pahingi. Pero ba't nagagawa pa rin dapat gawin? Kasi nasanay na. Lumalaban yan. Amen lang, pahinga ulit paggabi. Di ba? Sino mas busy pa kayo, pastor, dito? Inga. Kasi naawa ko sa tuhili ko, kahit siminsan. Eh, sinba, siyempre, na tumutulong sila. Ganun na rin, ahawa na rin yan. Ayan yan, amen? Kaya mo ba, Pamela? Umaga, maaga. Hapon, maaga. Thursday, maaga. Sinasana yung sarili niya. Hindi yan bigla-bigla, amen? Kaya nyo ba, hindi ba nakikinig lang, hindi nag-i-chismisan? Kaya nyo ba yan? Pag susubukan nyo, kaya nyo yan. Michael, kaya nyo yan? Nakikinig? Kaya nyo yan. Unti-unti, unti-unti. Pag nasanay ka na, sabi mo sa tili mo, ako yung pag-church, makikinig ako, hindi ako yung lagi pinapagalitan. Sanayin mo yung sarili mo ganun. Kaya mo yan. Ganun din sa music. Pag nasanay ka sa mga godly music, ayawan mo na yun. Yung mga rock and roll na yan, ayawan mo yan. So sila physical, more on physical na yan, masarap kasi pakinggan yung diba? Mariah Carey yun. Amazing this, binabago nila yan eh. Amazing way. Alala ko, hindi ko makakalimutan sa isang conference sa mga Baptist, ha? Isang babae, kalimasa, kamag-anak ata ng usino. Ewan siya, ayaw nang matindan gano'n. Hindi naman. Mas spiritual ako dito pag kayo kasama ko eh. Mga pastor, parang iyayabang man. Eh siyempre, ang ikli nyo, hindi nyo maikli, pero hapit na hapit din yung suot ng babae. Alam nyo ba yung gabi na? Yan, kumanta ng ano. Sakit na ng tenga mo, nasabi pa naman yung isa. Wow, what a godly music. Kaya sinasabi ko sila, hindi na sila maka-deserve. Kasi nga, nadala sila ng physical. Ang galing talaga nito. Ang galing! Hindi namin kaya yun. So what? Ano ba nanawas sa spirituality nito? Meron ba? Mamanood kayo ng asa, may asa po ba kayo? Meron ba? Meron ba gano'n sila po, bilitan, di ba? Magaling na ba yun? Ha? Laika, magaling na ba yun? Dahil ang mataas ang boses? E paano yung mababa boses? Kaya sa atin sa choir sa atin, na pag naayos na yung choir natin, kumpleto tayo sa choir. Yung mababang yung Diyos, ginawa yung iba, mababang boses. Lalaki, may mataas ang boses, may mababa. Babae, may mataas, may mababa. Hindi magaling yung mas mataas. Hindi mas magaling yung mababa. Ginagamit natin yan in syncopation ko na. In synchronization. In harmony, yun ang term, sabi. Yun ang term sa music. So kahit yung mababa yung boses niya, yung isa mataas, pag tama yung sabayan nila, magandang pakinggan. Amen? Hindi yung katulad ng mga yun, nagsosolo, bira tayo nagsosolo dito kasi tayo sa Luista eh. Ako gusto ko yung dati magsolo, pero sa music pala, di pala ganun. Sa church. So, yan. Yan ha, sabi dito si Charles Bronto. The Art of Rock and Roll, yun yung kanyang libro. Sabi ko, scooping has even been described as sexual utterances. Hindi po yung bago sa ating, alala ko, mga high school kami. Yung mga nagsasabi ko, may mga bedroom boys, di ba? Alam niyo ba yun? Yung kung saan ang banggitin dito, kaso alam niyo na yan eh.
Diba? So bakit kakanta ka? Asang gamit mo bedroom voice? Tama ba yun? Hindi kasi congregation na singing, pinupuri mo ang Diyos. Hindi mo kailangan bigyan ng focus yung magaling umawit kasi ang lamig ng boses na. Yung choir dapat malamig din ang boses, pero yung hangin lang. Hindi natin parang inaakit, ang galing umawit. Yung boses niya, galal-galing. Ngayon, huwag mo rin galal-galing. Pero hindi mo kailangan masyadong ano, i-focus sa, again, sa mundo, ganyan ang ano. Makikita niyo pagandahan ng boses, pero actually hindi rin. Ibang magandang boses, di lang makapansin. Ang ina-highlight nila doon yung mga nakademonyo. Actually, ganun nyo. Mag-usapan natin later yun. Yan, so yung style is sensual. Again, yung mga gusto lagi yung alam nyo na yun. Diba? Tama ba yun? Kalandian sa babae, sa lalaki, na bastusan. Ganun ba yun? So, nasa church ka na, ganun pa yung music nyo. Tama ba yun? Kaya ang ginagawa nila, huwag natin gayain. Sabi na, draws attention to the singer. Kasi ang galing niya, ay, galing talaga niya. Praise the Lord. Yeah, ang utak mo na nga, napunta na sa isang tao eh. Kaya tayo dito, yeah, congregational singing tayo more on ganun. Yung choir nga, medyo okay lang din yan, pero at least marami kayo, di ba? Kaya di tayo medyo sa choir eh. So yun ang gusto lang isabihin sa baba ko, tapos. May summarize na lang natin mamaya ang hapon. Pero tapusin natin ito. Okay. So parang yabang kasi na pag ikaw yung bida. Sino sa atin yung kaya may alala ko tuloy yung pelikula na napanood ko. Medyo explain lang sabi. Ang ginawa nila, hindi sila mapakinggan, di ba? Sino yung ipi-play dati? Buti ngayon, ano na eh. Sa internet, kahit sino na yan, di ba? Pero dati, yung mga, dalawa lang station ng ano, TV dati. Paano sila, paano ka mapapakinggan at hindi sila? Gusto mo ikaw yung mapakinggan, hindi sila. Yung radio station, konti lang yan, di ba? Paano kung mapapakinggan ikaw at hindi sila? Paano ikaw gusto mo ikaw yung ibida doon, hindi sila? Kaya dami yung lahat yung gusto sila mapakinggan. Ganun ang tao eh. Kaya yung pelikula, nakatawa kasi ginawa nila, hinold up nila yung ano eh. Yung radio station. O sige, hindi kami mapakinggan ha. Hinold up nila, tapos o kami, kakanta kami, pakinggan nyo kami. Tama ba yun? Tama, kulang sa pansin. Yung ibang bata, ganyan, kulang sa pansin. Kaya nagkukulit. Kaya kulang sa pansin ha. So ganun, kaya iniiwasan natin yun. Pansinin nyo dito, kahit maganda kayo, hindi ko gusto lagi kayo binibida dito. Lahat ko nari, ano ka gusto mabida dito? Kung nari, si Inigo. Kung nari, Poggy si Inigo. Mamayang service, Poggy si Inigo. Gusto nyo laging ganun? Ako din naman, basta. Minsan, binibida ko yung mga bago, di ba? Napansin nyo ba yun? Ganun sa pastor dito din. Hindi sa binabola, pero parang konting ano, may encourage. Pero pag ikaw yung nililingkod ka na sa Diyos, hindi na ikaw yung tipong gusto mo, lahat ka mong papansinin. Siya lang pa Bobby, ako din eh. Hindi ako sinawag. Mababaw pa pa nun. So pero yung mga yan, sa mga music, pagandahan, kaya lagi pagandahan yung suot, patinisan ng boses, pabaguhan kahit duma na yung kanta, gagawin bago. Nakinig mo ba kumanta si Chelsea? Medyo binago niya yung kanta, ang galing niya parang kumanta. Ganun ang objective niya mga yan. Mag-go ng attention sa sarili. At pag nasa kanila na yung attention, sino matataas? Hindi sila na. Diba? Bakit mo gusto mag-church siya? Kasi yung banda nila, the best. Ay, yung bagong church nyo, mas magaling din yung banda. Sige, tatahin doon. Ano na yun? Classic church na yun. Masabi sa Bible, Isaiah 48:11, and I will not give my glory unto another. So sa church, ang dapat mag-glorify lang ang Diyos. Amen? Ngayon, minsan yung mga kapatid na talagang tapat, minsan binibigyan natin ng credit, ginawalan sa Bible yun. Amen? So pero lagi madalas talaga dapat ang Panginoon. Pag na, puso mo yung pagalingan mag-gitara, doon na ako. Nalalayo tayo sa tamang focus natin. Amen? Ano ba?
Ito medyo technical na kasi kaya hindi ko nangyayari. Yung flipping, hindi naman kailangan. Pansinin nyo sa ating mga baptist, sa special sa hymnal, hindi natin ginagawang issue yung napakagandang ano, melody. Okay na yun, may unit siyang melody, may kilala mo, ito Amazing Grace kasi ganito yung tono niya. Pag nakinig mo ito, ito yung tono niya, okay na yun. Hindi mo kailangan magpa, may bagong technique pa para lang mapansin ka. Improvisation. Medyo technical na to eh. Yan. So parang sinasabi mo sariling style mo yan. Ito, maganda. Tapusin natin dito. So, hindi pa gumagamit tayo ng Protestant hymn, katulad nung nabanggit ko lagi si Luther. So, nasa hymn lang natin, actually, mga mga dito eh. Dito ba yun? The Mighty Fortress, mga ganyan. Tsaka yung may magkapatid na mga Methodists. Ba't natin ginagamit yung kanta nila? Ang sagot lang doon, simple lang. Yung mga kapartikular na kanta nila, walang halong maling aral, walang halong rock and roll. So inaalam natin yun. Tayo, inclusive naman tayo. Yung sabihin nila, kayo lagi. Hindi po, sa hymn natin, makikita nyo, pagkatanggap-tanggap naman yan, tinatanggap natin yan. At walang business, sa preaching ko, pag natutunan ko talaga sa ganitong preacher, kahit yung Baptist, may mention ko, di ba? Tingnan nyo rin. Hindi tayo dito, ano lang, black talaga, black. Ano yun, North Korea? Wala rin mo nakikinig, kundi. Hindi tayo ganun. Amen? Kahit isa, binabanggit ko, may natutunan ako sa isang Catholic writer. Okay lang yun, di ba? Pero, minimension din natin yung mga bagay na dapat natin pag-ingatan against them. So, balance na tayo. So, wala ang problema doon. So, ganun sa hymn. Okay? Pag gumaling tayo, pag nagkaroon tayong mga galing na singer yun, mga author, yung iba, nilalapatan nila yung ano, yung psalms. Nilalapatan nila yung tono yan. Ang ganda yun. So, kasi wala pa tayong masyadong ano. Kaya ito yung ano kasi yung mga bata, kahit na mag-pulong alakawa kayo, mag-ML kayo, matuto na lang kayo sa music. Magagamit pa kayo ng Diyos. Kaya pag natutunan nyo na to, gagamitin yung talent nyo sa magandang paraan, tapos ano mangyayari? Hindi, magpapalayan pa tayo pala. Amen? Kasi yung music, ano yun, specialized talaga yun. Hindi lahat ng tao gagaling sa music. Yung iba siguro kaya at least yung basic lang. Pero ibang katulad nun, magdadali talaga yung magkocompose ka ng kanta. Hindi madali yun eh. Alam mo, sila ikan makulit ngayon, pero magaling pala sa music. Yun ang gawin mo. Diba? Magaling ka music, una piano. Diba? Ganda yun. Mas mapapansin ka din doon. Maganda, hindi yung ano. So, yan, tapusin na natin yan. Nasa 5 na lang tayo sa mamayang gabi. Dami pa. Tsaka isasama natin. Amen? Yeah, let's pray. Maraming salamat sa topic din namin, Lord. We pray na kaya ulit-ulit kami na dahil napapuntapin yung topic. Medyo mahirap sa isa, Panginoon. Ay, please, tiwala kami sa inyo, Panginoon, na sa isang mga salita, pinapahiwatig nyo sa inyong mga salita. Kamiwas kami sa ganitong mga salide, sensual, Panginoon, mga bagay na tinatasang iba bukod sa inyo. Tulungan niyo po rin kami, ang lingkod na ma-set namin ng tamang standard dito sa church na ito pagdating sa music. Panginoon, kung ilan sa amin or marami sa amin, Panginoon, na sway, manawa, tanungin namin ang iyong mga sarili, tanungin namin kayo, ano ba desire niyo sa amin? Ano ba yung mga nangyari sa mga churches na bumbumay sa music? So, tanungin namin sa sarili namin at makita namin, Panginoon, na tama ang lesson namin. Is namin ngayon tayo. So, pray, natulungan sa aming choir practice, all winning, Panginoon. Service mamaya, Panginoon, special baptism din, Panginoon, magpapagpapala sa Panginoon. Ang mga dati,